Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. At eto nga, nanganak na yung aking inahin. So may inilabas siyang isa doon. Hindi ko lang makita at nandito ako sa bandang ulunan. Ayun. At buhay naman. So pagdating ko dito, may nakalabas ng dalawa. Ayan. Dalawa yung nandiyan, plus meron ng dumedede dito. So, okay. At magbibigay tayo ng pangpahilab dito sa ating mama pig para mas mapabilis natin siyang panakin. Ayan si Mama Alona ang pang third party. Ayun yung bagong abos. So ayun guys, at magbibigay tayo ng nasa 2ml na gamot. Yung ibibigay natin. Basa ba? Basa. Basta ito, yung pampahilab natin. Para mas mabilis siyang manganak. So, 2ml lang naman. Ayan, pahigop na siya. So 2ml. Ayan. So pasensya ka muna, ituturukan na naman. Naibigay natin ng maayos yung ano, yung ating pampahilab na ano lang siya, nagulat lang siya guys. So ayan guys, medyo ininda niya yung ano, yung sakit ng turok. Medyo dumada pa siya. So atin lang aalayan yung mga anak kung baka maipit. Once again guys, pang third party. So malaman natin kung ilan ang iaanak niya. Hopefully ay naging 12 man lang o 13 yung anak niya, para malaman natin kung gaano gumaganda yung pag-anak niya. Ayun nga guys, at talagang niramdam niya yung rock ng ating pangkahilab sa kanya. So, doon yung isang biik sa nguso niya. Ito, lumalakad. So, ayan o. Tapos yung isa, oh, may una ba yung lobas? Tatlo. Tatlo. Ay, malis ka dyan, may ipit ka dyan. So guys, wala akong tinatanggal dito na puso, buntot, ngipin. So
So pagsasabay-sabay na lang natin yan sa pang day 3 nila, para nang sa ganon ay makasuso sila ng colostrum. Dahil kung puputulan natin kaagad yung ng ngipin, ay medyo masasaktan at baka hindi masyadong makainom ng colostrum nitong mga biik sa inahin. Uy, ayun nga, talagang binaks out niya lang yung isang biik nang humiga itong si Mama Pig. Ayan, at talagang umi-effect yata yung pagturok natin, dahil ayan, nangangalahig na naman siya. Parang gumagawa na siya ng pugad o nest. Ayun yung tatlo. Nandun yung isa doon sa puwitan. Subalit parang muibigay na naman yata. So ayan, meron tayong heater lamp dito para dito sa ating mga biik, dahil saktong-sakto pa at napaka masyadong maulan ngayong panahon, dahil meron tayong LPA. So ayun guys, at medyo okay naman itong mga biik na inilalabas niya. Good size, napaka ganda ng mga katawan. Ayan guys, malalaki, pasado naman sa ano, sa criteria, kumbaga hindi naman, hindi payat, hindi maliit. So kasi meron time kasi na makikita mo talaga na paglabas pa lang ng biik ay medyo something wrong na siya, na kumbaga parang malnourished. Ayan, at talagang naglulupasay pa itong ano, itong ating inahin. So bakante guys itong aming isa dito, and then yung dalawa doon bakante rin. Pero ngayong May 15, 18, saka 26 ay meron na namang manganak. So ngayon ay April 8. Sakto dun sa kanyang ika-114. So yung due date niya ay sakto lang. Hindi lumabis, hindi kumulang. So ayan guys, dito lang tayo. So babantayan na natin siya hanggang sa matapos umanak. Ang alam ko kanina ay hindi pa siya manganak, dahil nagpakain pa ako kanina mga bandang alas 5 yata, and then piniga ko yung suso ay walang lumalabas. Subalit ngayon ay meron na. Ayan o, yung isa. O ayan, ayan yung mga suso niya. So kabutin natin para umiri uli. So biglang nagkaroon ng gatas sa kanyang padedean. Pero kanina nung nagpakain ako dito, galing ako sa new site, yung bagong paggawa na aming paglilipatan dito sa piggery na una. Then pagdating ko dito, nagpakain ako at alam kong due date niya nga, pero piniga ko yung kanyang mga teats.
or padedean. Subalit wala namang lumabas. So ang alam ko ay hindi pa siya ngayon, mga anak. Maybe bukas pa siguro. Pero ayan nga, at pagdating ko dito, umihi ako. And then nakita ko parang merong umuungol na inahin. So tinignan ko, sinilip ko, ayun, bumulaga yung dalawang beak sa akin. And then ayun na nga, at heto na. Talagang binigyan na natin siya ng pampahilab. At ayan, meron na namang lumalabas. Ayan o. Ayan, nahulog na. Ayan. Ayan o. Ayan o. Ayan yung effect nung pampahilab natin. So, ang laki o. Ang haba. Ayan o. So, parang magsusunod-sunod yata. Parang umiirip pa eh. Oh, ayan o, umiirip pa o. Oh. Ayan o. Oh. Oh, ayan na naman siya o. Oh. Oh. Oh, ayan. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magkasunod. So, yun yung effect nung pampahilab. Para tuloy-tuloy, sunod-sunod, mga anak. So, kanina ay tatlo lang, ngayon lima na. Ayan o. Ayan guys. So, magkasunod lang na ibigay yung dalawa. Yung dalawang beak, magkasunod lumabas. At okay naman yung mga size niya. Malaki. Ayan o. So ayan guys, ayan nga lang. Hindi ko pinupunasan dahil yung balot sa kanilang katawan, ayan, ay nagsisilbing init pa sa kanila yan. Parang kumot nila yan. Kaya hindi ko pinupunasan. So, pwede nyong punasan kahit yung nguso lang kung paglabas nila ay hindi gumagalaw. Pero kung ganyan naman kaliksi na magaslaw at maligalig pag lumabas, ay okay lang kahit hindi nyo na punasan yan. Pero kung lumabas siya na parang natutulog lang, ay inyo agad na punasan yung nguso or yung ilong, para nang sa ganun ay malaman niya na nandito na siya sa labas ng kanyang sinapupunan, para maano na siya, matuloy-tuloy ng mabuhay. Pero kung ganyan din lang at malakas naman, so okay lang, walang problema. Ayan, at talagang maghahanap yan ng kanilang susuhan, dahil instinct na sa mga biik, sa mga baby, na pag lumabas ay maghahanap ng susuhan nila. So di makaalis yung dalawa, ating tutulungan at lilipat natin dito. So hilahin ko muna yung ano. So dito ka, ikaw dito ko ka, lalaki oh. Ikaw dito ka. Wow, ang laki. Laki.
Maana dun sa ama nila na large white. Oh, dun lang kayo, dun lang. Dun. Dun lang kayo. So, ayun guys, ang kainaman dito sa isang dahilan dahil di ko pinupunasan para rin maamoy nung ina yung katawan nitong biik pag pumunta dyan sa bandang uluhan, na pag naamoy niya yung dugo na yan, yung mga katas-katas nung biik, ay malalaman nitong inahin na anak niya. So, hindi niya yan kakagatin dahil alam niya na siya ay nanganganak. So, ayan, at malakas naman. So, yung mga size nila ay halos pare-pareho. And then, nandito sila ngayon. Tapos yung aking brooder light lamp ay nandito sa kabila. So, pag bumaliktad naman yung inahin natin, so, doon naman sila pupunta sa kabilang side itong ating mga biik. So, ayan, at napakalikot. Diyan ka. So, ayan guys, oh, yung isa. May dugo-dugo pa yan. So, pag yan ay pumunta dun sa nguso nung ano, hindi na yan kakagatin. So, ayan, pagka-anak, talagang diretso padidein nyo. Huwag nyo nang i-stack pa sa lagayan na para maihiwalay. Hindi, wag na. Ihalo nyo lang. Kasi para masanay kaagad yung inahin na meron siyang anak. Ilan ba yung lumabas? Babae yung isa. Babae rin tong puti. Ito nga ito. Hoy, what is your gender? Kuno. Hoy, lalaki. Ito, lalaki din. Babae. Babae. Yon. Lalaki. Dalawang babae pa lang. So, ayun nga guys. At eto, medyo pumuporma na naman yung ating inahin. At magluluwal na naman yata. Hindi nagtagal kanina nung pagturok ko nung pampahilab ay merong kaagad lumabas na dalawa magkasunod. Ayan, at nangangalahig na naman siya. Bakit kasi kayo dyan, nandyan sa puwitan? Dito kayo. Yan o. Yan, dyan. Dyan kayo magdede. Ayan. Umihilab na naman. Pum! Ayun. Lumabas na. Ayun, lumabas na siya. So, okay lang dahil ano naman siya. Talagang magalaw kaagad. So, natin na ngang tanggalin. Ayan. Medyo nagmana dito sa ating inahin na petrain. Pero ang haba ng katawan, no? Ayan o, kalabas pa lang yan ha.
ere mo pa para mabilis kang matapos. And guys, obserbahan natin itong ating inahin. Babantayan natin kung ilan ang maiaanak. Ayan, at parang mubuelo na naman. So, nakatulong din kasi sa inahin itong pagdedede nitong mga bii para yung tiyan niya ay kumbagay parang namamassage and then maglalabas siya ng hormone para magdictate dun sa utak niya na siya ay nanganganak. At nang mailabas niya nang mailabas yung kanyang mga anak nang mabilisan. So ayan, at parang umiiri na naman siya. Ayan. So hintayin natin. Ayan guys. Tumihilap na naman. Ayan. Lapit na. Oop, ayun. Oh, dalawa, magkasunod oh. Magkasunod. Magkasunod guys, dalawa. Ayan, malaki rin. Maliit lang yung isa. Ito, diyan kaya. Talagang napaka ano, napaka bisa nung ating tinusok na pangpahilab. So, ngayon ay ayan, parang humihilab na naman yata. Walo na guys. So ayan, medyo dumapa na yung isa. Merong sadyang maliit. Atin itong babantayan para makasurvive. So far yung maliit naman ay nakatayo ka agad. Hindi naman siya tipong pahiga-higa lang. Ayan siya. Ayan. So, karamihan ay nagmana dito sa inahin na petrine. So, yung ama nila ay large white. Ilan lang yung puti na pure na puti na lumabas. Apat pa lang. So ayan, at nangangalahig na naman siya guys. So, may hilab na naman yata. Dito kayo, dito. Diyan kayo, dyan. Laki nyo, no? Ano ba itong bagong labas? Uy, babae. Ganda, oh.
yung bagong labas. So, doon yung isa, talaga nagpapainit na siya doon. Ayan o, nagpapainit siya doon o. Ayan. So, yung dalawa nandun sa malapit sa nguso, sa ulo ng baboy. Tapos itong lima nandito. Ayan. So, observe natin ulit. Ayan, at parang umubelo na naman. Ayan. Ayun. Ayan. Sige. Ayan na nga. Ayan na po. Ayan na po. Ayan na po. Ayan na po. Oy, medyo malaki yata. Medyo malaki yata, ha. Talagang lumalabas pati yung ano nyo. Sa rectum, puwit. Mubuka. Anyakin na yung isang iri na yun, ha. Sige, iri mo. Ayan. Lapit na yan eh. Kikibot-kibot na yung ano niya eh. Hindi niya na dali dun sa ano na yun ah. Sa pag-iri niya na yun ah. Ayan. Sige, iri mo. Malaki to. Nahihirapan siyang umiri eh. Ngayon lang oh, kanina pag-iri niya lang ng isang beses, labas na eh. Dalawa pa. Okay, labas mo na. Ayan, at bumuhos na naman yung ating kaibigang ulan. Talagang walang sawa na pag-uulan. Lipat ka dito, lipat, lipat, lipat. Ayan. Sila, nagkakagulo na sila dun. Isa umakyat.
Ayan, at tinaas niya pa yung paa niya dyan sa unang tubo. Medyo nahirapan siya dito sa ano, sa labas na ito. Sige lang, labas mo na. Kasi parang nga labas na kanina eh. Tapos medyo nag, parang nagpahinga. Ayan, at mga belo. Unti-unti siyang umiiri. Kasi, kailan na ba siya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, guys, naka-8 na siya. Ayan guys, at makulit na itong mga beef dito. At babantayan pa natin hanggang siya ay matapos. Belo na.
Ka na naman. Dapat dun ka. Dumede ka dyan. Ayan. Ayan guys, lapit-lapit na ito. Malaki siguro ito. Talagang pati yung puwit niya, bumubuka eh. Ayan, lumabas. Ayan na. Eh, hirapan sa dito magpalabas oh. Na naman siya. Pagod na yata ang umiri ah. Ayan ah. Talagang bukadkad pati yung ano, puwit. Yung butas ng puwit. Kapag ka umiirib, bumubukadkad din. Ayan. Giri. Giri. Pagod na yata. Diyan ka na naman. Diyan ka.
kasi kayo dyan sa Miksik. May ipit kayo dyan. Isa kumabila na dito lang sa pang siyam siya, medyo natagal ang umiri oh. Yan, sige, loso na. Laki to. Kakailang iri na eh. Samantalang kanina, dalawang iri lang labas na eh. Sa sanguso makaipit. Maakyat na dun. Bakit kasi tumatawid pa dyan? Dito lang kayo.
Lipat. Lipat kayak gitu. Ya. Dan. Dan.